Yeah.
that you will never leave me and never will part. So through every trial, no, I won't back down. My Lord and Savior, yes, you wear the crown. When you rose over death, you claim the victory. So I rise every day, for you have set me free. Your power, your promise is here. You bring hope in love. When questions surround me, your answer is clear. Bawat isa po sa atin at lahat po ng mga ka-faithful natin na sa kanya-kanyang bahay po natin ngayon. Today, we will sing and we will celebrate the presence of the Lord in our midst. Tayo po'y umawit para sa kanya ngayong umaga at let's share this video sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya, sa social media so that we can share the word to them. Let's sing to the Lord. Buhay ko'y binago mo, ng pag-ibig mo'y maranasan ko. Biglang nagliwanag ang litong-litong mundo. Bawat araw ay hanap kita, pagmulat pa lang ng aking mata. Hanggang sa pag-idlip ay nasa isip ka. Ikaw ang nais ko, ang liwanag ko, at ang gabay ng buhay ko. Sa'yo'y paniniwala,
magtitiwala ang puso ko'y laang sa iyo, Jesus. Sa inyo lamang aming awitin, Panginoon, at patuloy kami, Panginoon, magsisilbi para sa inyo, O Diyos. Tayo po'y manalangin at tayo po'y sumamba sa Kanya. Ikaw ay tapat at totoo, pangako mo'y di mapapako. Ang salita mo'y kailan may di magbabago. Ilan mang bagyo ang dumating, anumang pagsubok ang harapin, ngalan mo pa rin ang aking sasambitin. Ikaw ang nais ko, ang liwanag ko, at ang gabay ng buhay ko. Sa'yo'y maniniwala, magtitiwala, ang puso ko'y laan sa'yo. Ikaw ang nais ko, ang liwanag ko, at ang gabay ng buhay ko. Sa'yo'y maniniwala, magtitiwala, ang puso ko'y laan sa'yo, Jesus. Sa'yo lamang ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga isipan, Panginoon, ang aming mga gawa, Lord, para po sa inyo lamang, Panginoon, ang araw na ito. Pagkat ang pag-ibig mo'y nakakatunaw, ayokong bumitaw sa ating sayaw. Pag-ibig mo'y nakakatunaw, ayokong bumitaw sa ating sayaw. Pag-ibig mo'y nakakatunaw, sige po, awitin natin. Ayokong bumitaw sa ating sayaw. Pag-ibig mo'y nakakatunaw, ayokong bumitaw sa ating sayaw. Oh, 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 ikaw ang nais ko, ang liwanag ko, ang gabay ng buhay ko. Sa'yo'y maniniwala, magtitiwala, ang puso ko'y laan sa'yo. Ikaw ang nais ko, ang liwanag ko, aming liwanag, Panginoon, magtitiwala, ang puso ko'y laan sa'yo, Jesus. Sa'yo, Jesus. Kami magtitiwala sa inyo, Panginoon. Sa lahat ng pagsubok, Panginoon, alam namin, O Diyos, na hindi matatapos, Panginoon, ang pagpupuri at pagsasamba, Panginoon, sa inyo. Lord, ang inyong pong tulong ay nandyan, Panginoon, sa lahat ng oras. Let's sing! Oh, 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 oh. Awitin natin. Humuhos ang ulan. Humuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, binilip na. Ako ay itumba, binalot ng dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitigan. Pangako mo, pangako mo'y aking sandigan, at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo, ang ikaw ang aming kumplihan, Panginoon, ang tulong, O Diyos. Ang unos, paglipas ng pagod at luha, di maaaring huminto. Pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Awitin natin! Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso, nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilong ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy-tuloy ang awit para sa ating Panginoon.
tumba. Pinalot ng dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitira. Kami hindi matitira, O Diyos, pagkat pangako mo. Ako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kulihan hanggang matapos. Ang unos, paghipas ng pagod at luha, di maaaring huminto. Pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso, nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang dali at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, mapipigil, hindi matutuyo. Isang pawin din natin. Pagsamba. Salamat, Panginoon, sa aming mga, Panginoon, awiting ito na patuloy kaming tumatawag, nagdarasal, O Diyos, sumasamba, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na walang hanggan ang iyong katapatan, ang iyong kalakasan, ang iyong karangalan, Panginoon, ang iyong gabay, Panginoon, hindi mapapagod, hindi matatapos. At patuloy at patuloy kaming aawit sa inyo, Panginoon. Sa dami ng unos, mga bagyong dumating, Panginoon, mga sakuna, Panginoon, Lord, you are teaching us, O God, to rely on your Holy Spirit. And this morning, O Diyos, we just want you to hear us, Panginoon, sing our songs. Sing our songs, Panginoon. Nasaan man kami, Panginoon, is a place of worship. Yes, wherever you are right now, it is a place of worship. And I declare that the Holy Spirit is moving. Yes, it's moving in your midst. Mag-isa man, marami, nasa cellphone, nasa TV, yes, where you are right now is a place of worship. And our songs, Panginoon, it will lift your name, your faithfulness, Lord. Pupurihin ka sa awit,
kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan kadapatan sa buhay ko. Itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupuri ka sa amin, kailanman. O Jesus, Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong kapangyarihan, O Diyos. Patuloy na buksan mo ang aming mga puso at isipan sa pakikinig ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Katagpuin mo ang bawat isang anak mo na nakikinig, Panginoon, ng mensahe, O Diyos. Katukin mo ang aming mga puso, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon. Ibinabalik po namin sa inyo ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Amen! Hi, Faithful Church! Welcome to another online worship service, and we are glad that you are part of our worship celebration today.
So as we continue our worship, let's proceed with our giving. And so now, join me in reading 1 Chronicles 29, verses 14 to 15. Again, in 1 Chronicles 29, verses 14 to 15. And I will be reading in English Standard Version. And it reads, "But who am I, and what is my people, that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have we given you. Verse 15, for we are strangers before you and sojourners, as all our fathers were. Our days on the earth are like a shadow, and there is no abiding." Ito pong binasa po natin sa 1 Chronicles 29 verses 14 to 15 ay bahagi po ng naging prayer ni David during the time na sila po ay nagbibuild ng temple for the Lord. And in fact, David was amazed on how generous yung mga tao na tumulong sa kanila in giving all their precious stones, whether gold, bronze, silver, whatever they had. Again, generously nagbibigay sila sa pagbubuo ng templo ito para sa Panginoon. Kaya nga naman, naisulat ito ni David at sinasabi niya na na-amaze siya on how these people are willingly offering all these resources for the Lord, because they realize na lahat namang ito talaga ay nagmula sa Panginoon. And isa pa, tayo naman lahat, sila, noong panahon nila, na-realize sila na sila ay, you know, mga stewards lang din ng mga pagpapalang ito. Darating ang time na ang mga bagay na ito iiwan nila, and so they just want to make a lasting impact sa mga bagay na paggagamitan ng mga resources na ito. And that is yung temple na tinatayo nila for the Lord. Na-realize ko lang na ganoon din yung prinsipyo kung bakit nabuo na ni Bill Gates at ni Melinda Gates. Nakilala naman natin na itong mag-asawang ito ay isa sa mga pinakamayayamang mga tao sa buong mundo. Bakit nila nabuo itong community na tinatawag na Giving Pledge? Ang Giving Pledge po ay isang community na kung saan lahat po ng mga pinakamayayaman na mga tao sa buong mundo, could be Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, to name a few, at marami, sobrang dami, kung isa-search po yan online. Binuo nila ang community na ito to encourage, you know, the rich people to give generously, you know, majority of their riches para sa mga causes, mga philanthropic causes, na mga katulong sa improvement ng buhay ng bawat tao sa buong mundo. And true enough, sa ginagawa nilang itong commitment na sa community binuo nilang ito, marami silang natutulungan at patuloy din silang pinagpapala, patuloy silang yumayaman at nanatili silang nasa listahan ng mga mayayaman na mga tao sa buong mundo. Dahil another reason din kung bakit nila ito ginawa is alam nila na ang mga bagay na ito ay lilipas din, iiwanan din nila ito dito sa mundo. Kaya, you know, hindi sila naging hesitant in, you know, giving generously sa sobrang kayamanan na meron sila. So going back to the story that we read in 1 Chronicles, if we realize na itong mga meron tayo ngayon, na alam natin na iiwan din natin ito dito sa mundo, no? Talagang ma-realize mo na bakit nga ba ako hindi nagbibigay generously. And isa pa, alam naman natin lahat na lahat ng ito ay nagmula sa pagpapala ng Panginoon sa atin. So that's why it's due that we giving it back to Him as our worship. Kaya nga kung handa ko na magbigay, here are the ways on how we can give. Now we know the options on how we can give. You can also include your prayer requests as our constant reminder. You can message us with in our social media sites, or if not, you can join us at
sa ating morning and evening prayers. Available yan sa ating social media sites, especially sa Facebook. Okay? So kung handa na tayong bumigay, tayo ay manalangin. Lord, we thank you for another opportunity that we can worship you today through giving. Salamat po for making us realize, just like what we read in 1 Chronicles 24 verses 14 to 15, that all these resources, all these financial blessings that we have right now came from you. Mula po ito sa inyo. Kaya nga, O Diyos, nais po namin itong ibalik sa inyo accordingly as our sign of worship, as our act of honor. Salamat din for reminding us and making us realize na lahat ng ito iiwan namin. Kaya hindi namin ito dapat kinikip for ourselves, for our, you know, selfish ambitions or kung saan mga intentions namin at ang sarili namin. Rather, gagamitin namin ito sa pagtulong sa aming kapwa, sa expansion ng iyong kingdom, at ito na nga po, isa sa mga pagkakataon na meron kami ay ang i-bless ang church tulad ng ministry ng Faithful Church. Kaya marami pong salamat for this reminder, for making us realize na ito po yung dapat namin going steward sa mga pagpapalang ito na binibigay niyo po sa amin. Pagpalain niyo po ang mga blessings na ito, ang mga finances na ito as our tithes and offerings, and naniniwala kami that as we continue to obey you and to entrust to you all these finances, O God, ay ibabalik nyo rin po sa amin ang mga pagpapalang ito. Maraming pong salamat, O Diyos. This is our prayer. In the name of Jesus we pray. Amen. So if you're now ready to give, let's continue to give cheerfully and let's all listen to our announcement. God bless us all. Blessed, beautiful Sunday, Faithful. I'm Lay and you are watching Faithful Central. Ngayong araw, meron tayong calling. It is clear and loud, and it says that we should be a blessing to others. We are more than blessed dahil kahit may pandemic, we still get to have our Sunday service online. Kaya i-share natin sa iba ang chance na makalala si Lord. Pwede mong isend itong video na to sa mga kilala mo o i-share sa wall mo. Pwede mo rin i-mention sa comment section ang mga kaibigan na gusto mong makasama sa service ngayon. Let us be a blessing to others by sharing the love of Jesus. Because we are chosen to bless others, mas palakasin natin ang prayers for and with each other. Join us for our daily faithful prayers at 6 a.m. and 6 p.m. You are also invited to join a faith group kung saan makakilala ka ng mga prayer warriors na sasamahan ka sa pagkilala kay Lord. Para makahanap ng faith group, just go to www.faithful.org.ph/faithgroups. This is a great opportunity to be a blessing to other people. Kaya sabi na! Para naman sa mga excited dyan mag-worship na magkakasama, huwag kayong mag-alala dahil meron na tayong on-site service sa July 25. Again, let us make sure to maintain social distancing and wear face shield and mask when we worship on-site. Lagi rin natin i-check ang Facebook page ng Faithful para sa announcements tungkol sa service natin. Kung hindi ka pa maka-attend on-site sa ngayon, we can worship in spirit and in truth online. Soon, we will see each other again and worship as one Faithful. As God's people, we are chosen to make a change and to be a blessing to our country. At para magawa yun, kailangan natin isipin na ikabubuti ng mas nakakarami. Kaya, magparehistro na tayo para sa vaccination sa LGU at magparehistro na rin tayo para sa 2022 elections. Each vaccination and registration counts. At pag sinamahan natin yan ng prayer, we can make a big difference. Remember that we are called to be a blessing, so let us do our part for the country. You and I are here for a reason, and it is for us to make our God known to others by blessing them with what we have. Kaya tawagin na natin lahat ng kasama sa bahay at sabay-sabay na tayong mag-Sunday service online. To start a celebration of God's love, let us all declare Faithful's 2021 vision. I firmly believe in the Bible alone.
I'm saved by grace through faith in Christ I belong. I'll honor and glorify God, for this I am born. I believe that I am forgiven. My past has been forgotten. I'm walking on a new direction, seeing a brighter destination. I'm experiencing restoration as I guard my daily devotion. Thank you, Jesus, for your protection as I worship, give, and do mission. As I listen and obey, God is giving me greater days. As I work with my faith group, God is changing my old ways. As I seek and serve God's purpose, I see favors every day. As I love more and become selfless, I see pride fade away. Each day I am working towards the vision of transformation and multiplication, coaching and teaching the next generation, and experiencing an amazing progression. Sa marami sa ating mga estudyante, ngayon pa lang ang pagtatapos ng napaka-challenging na school year na ito. I remember one of the most famous speeches of all time, yung kay Winston Churchill. It was delivered, I think, in one of the commencement exercises. 20 minutes lang yon, pero hanggang ngayon, tumatak sa marami ang makapangyarihang mga salita na binanggit niya doon. Yun ay ang mga katagang, never, ever, ever, ever give up. Pero paglipas ng panahon, nung chinek naman, he did not really say never ever give up lang, but also never ever give in. Pero sapat nga ba ang hindi pagsuko? O kailangan din natin matutunan na kasabay ng pakikipaglaban ay matutunan natin to give our best. Father, in Jesus' name, allow us to be filled once again with love, hope, joy, and with peace. Binibigay namin sa inyo ang lahat ng mga laman ng aming puso, lahat ng gumugulo sa aming isip, lahat ng mga kabigatan ng aming pangakalooban at katawan, kapalit ng lahat ng mga magagandang bagay na nakaalay para sa amin. We pray for all those who are with us right now, that your abundance of joy and peace will overflow in our lives. And to those na mga bago po namin nakakasama, nawa makasumpong sila ng kapayapaan sa pamagitan ng pakikinig ng inyong salita. Bless us indeed as we delight ourselves in your word. In Jesus' name. Amen. Ang ating pong pamagat para sa araw na ito is give your best. And this is the catch of our message. It is hard to beat a person who never gives up and always gives his best. Mahirap talaga, katulad ng sinabi ni Winston Churchill, na i-put down ng isang taong palagi-palagi, tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Pero sana po through this message, maintindihan natin that is not enough to just exist and just to be there, but also let's give our very best. Naalala natin yung kwento ng John chapter 6 verses 6 and 9, yung ang dami-dami tao na lumapit sa Panginoong Yesus para makinig sa aral niya at para mapagpala ng iba't ibang milagro. Pero ang hindi nila alam, aabutan na sila ng pananghalian. At alam ko naman, halos lahat sila ready at may dala. Pero bakit nung nagtanong ang Panginoong Yesus na paano natin pakakainin ang lahat ng ito, hindi po kumilos ang lahat, maliban sa isang maliit na bata. He said this to test him, for he himself know what to do. Philip answered him, 200 denarii worth of bread would not be enough for each of them to get a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, there is a boy who has 5 barley loaves and 2 fish, but after that, are they for so many? Then Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to them to those who are seated. So also the fish, as much
as they wanted. 13, they gathered them up and filled 12 baskets with fragments from the 5 loaves left by those who had eaten. Makikita natin sa kwento na mula sa walang-wala, pagod, at gutom na gutom, nagtanong ang Panginoong Yesus paano natin ito papakainin. But it was a test. Mahilig ang Panginoon sa pag-check ng ating pananampalataya. Because faith pleases Him. Sinusubukan niya tayo kung totoo na magtitiwala tayo sa Kanya. Katulad ng nabasa natin, sabalit alam ng Panginoong Yesus kung ano ang Kanyang gagawin. Sa dami ng mga tao, isa lang ang naging willing mag-share. Hindi nakatatanda kung hindi bata pa. Yung Kanyang lunch, shinare niya. And it's so amazing to see na yung maliit na hinain niya, yung maliit na hinandog niya, he has given up his very best lunch. And yet, nang nasa kamay na ng Panginoong Yesus, nang ibinless na ng Panginoong Yesus, at pinamigay sa marami, may sumobra pa. Ang sarap isipin bilang nanay na meron akong ganong anak na willing to give. Pero naniniwala ako na ang sarap ng pakiramdam ng nanay na nagkaroon siya ng ganong anak. Marahil nakuha ng batang ito yung pagiging generous niya sa kanyang anak. Yun po yun eh. We model it. We learn almost all the virtues in the house. Kaya po ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa generosity. Yung radical generosity. Yung extravagant generosity. Let's talk about giving your very, very best. Not just in the efforts, but in everything. We are generous with that. For today po, let's talk about 3 mindsets and 3 principles in giving. Umpisahan natin sa mindset. Bakit mindset? Lahat kasi nagsisimula sa isip. Ito ang tinitira ng kaaway, pero ito rin ang tinutumbok ng Panginoong Yesus. That's why He wanted us to know the truth. At anong sabi niya? The truth will set us free. Alin ang mindset mo dito, kaibigan? Ang unang mindset is the bag mindset. It's the mindset that is always feeling lack. Kulang. Kapos. Hindi nga kasya eh. Haggai chapter 1 verse 6. You have sown much and bring in little. You eat, but you do not have enough. You drink, but you are not filled with drink. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages to put it into a bag with holes. Ito ba ang nangyayari sa iyo, kaibigan? Kumakain, pero hindi nabubusog. Nagtatrabaho pero parang bag na bumubuslo. Hindi mo alam kung saan napupunta ang mga bagay-bagay. Mindset of lack. Palagi na lang kulang. Kaya naman kapag lack ang mindset mo, you are not able to give. Kulang nga eh. Paano magbibigay? Eh sa akin pa lang, sa amin pa lang, walang wala na. Ikalawang mindset is basket. Siyempre, mas malaki ang basket kesa sa bag. Ang basket, I have enough. So, hindi katulad ng bag na kulang, may butas. Pero ito naman, sapat. I have enough. Deuteronomy chapter 28 verse 2. And all this blessing shall come upon you and overtake you. Because you obey the voice of the Lord, your God. Blessed be your basket and your kneading bowl. Ang gandang isipin, basahin po ninyo ang Deuteronomy chapter 28. Simple lang ang binabanggit niya doon. Kapag nag-obey, God will provide for everything that we need. If there is willingness to obey the vision, obey the commands,
there will always be a provision. Basket, you have enough. May pang patuition ba? Meron naman. Meron bang para sa isang linggo na groceries? Meron naman because God is good to provide. Maganda-gandang mindset. Medyo safe. Medyo sapat. Pero nais natin na mag-move on tayo as we grow in the Lord, as we grow in peace to the third mindset. At nawa lahat ng kausap ko ngayon dito, lahat tayo, I pray in Jesus' name, na magbago ang ating pag-iisip when it comes to generosity, when it comes to giving our best, to have the third mindset. That is the barn mindset. It's not a bag, it's not a basket, but it's the whole barn. I have more than enough. Meron ako para sa sarili ko, meron para bukas, at kahit magbigay pa ako, marami pang darating na pagpapala. I can really give, not is my worst, but I can give, not my good, but I can give my very best. Proverbs chapter 3 verses 9 and 10, sabay-sabay. Honor the Lord with your wealth, with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain, and your vats will overflow with good wine. Sa lahat po ng nag-o-honor, anong sabi natin the last week? When you say honor, you're not treating that person or God as ordinary but special. When we treat God in a special way, when we treat our family members in a special way, then we honor them. We honor them with everything that is best from us, diba? Sabi sa talata, wealth, with the best part of everything. Lakas, panahon, money, time, lahat ng pwede nating ibigay, pang-unawa, pakikiramay. Ang sabi ng Panginoon, He will fill our barns with grain. Kaya, ilan kaya sa atin ang may ganitong mindset na habang ako ay nagbibigay, hindi nagkukulang ang provision ng Panginoon sa atin. Once again, ang pinag-uusapan pa lang natin ay mindset. Ano ang tumatakbo sa isip mo when you are charged with the thought of giving your best? Ibibigay ko ba yung oras ko para sa faith group? Kulang na kulang nga. Mindset. Magsaserve pa ba naman ako? Wala na nga akong time para sa sarili ko. Mindset. Ibibigay ko ba ang dapat para kay Lord kung naiintindihan naman niya na walang-wala nga saktong-sakto lang? Once again, kaibigan, how long have you been thinking about those kinds of things? That is your mindset. At kailan ka makakawala dito? Maaring ito ang panahon na yon. What is your present mindset? And how will you change it? How will you change it? Kasi kung hindi mo yan papalitan, paulit-ulit lang na ganyan at ganyan ang mangyayari sa iyong buhay. Pag-isipan natin. Once again, welcome to those who just tuned in. Give your best. We want to grow in peace. We want to mature in our faith. And we want progression of the next generation na maging level up sa kanilang mga virtues. What is our message for today? Never give up, but give your best. Ano nga bang mentalidad? Is it bag? Is it basket? Or is it barn?
Ngayon naman po, let's talk about the three principles in giving. Kung magbibigay na rin lang tayo, ito nawa ang ating gabay. At marahil kung hindi ka pa talaga nagbibigay ng iyong best, maaring pag-isipan mo ang mga bagay nito that will motivate you to really give your best. Principle number one, I give because I love and I believe. Nagbibigay ako ng best ko dahil nagmamahal ako at naniniwala ako, mindset pa rin, na ang aking ibinibigay ay tatapatan o lalampasan pa ng aking Panginoon. 2 Corinthians chapter 8 verse 2. Tingnan po natin itong mabuti. Para sa lahat na ang laging nasa isip at ang mindset ay nasa bag mindset na walang-wala or walay na walay, though they have been going through much trouble and hard times, naranasan din po nila yon, they have mixed their wonderful joy with their deep poverty. And the result has been an overflow of giving to others. Tingnan po natin mabuti ang talata. Wala sila. May poverty po eh. Hindi basta poverty, mga kapatid. Deep poverty. Masaya ba sila sa kanilang buhay? Everything ba is smooth? No. The Bible declares that they had troubled times. They had hard times. Parang pinagdadaanan ng marami sa atin. Walang-wala, hirap na hirap, pagod na pagod. But you know what spells the difference? Is that they have wonderful joy. At alam naman natin kung saan nanggagaling ang joy. Kung hindi sa isang magandang relasyon, sa Diyos. Alam mo na kahit anong pinagdadaanan mo, mahal ka pa rin niya. Nakikita ka niya at hindi ka niya hahayaang magtagal dyan. Darating ang tulong. Darating ang comfort, darating ang kalakasan ng kagalingan sa tamang panahon. At alam mo, dahil dun sa joy na yon, they were able to give their best. They were able to share their resources. Bakit? Because they believe in this principle. I give because I love and I believe. Kung naniniwala ka na may future ang anak mo, hindi mo ba siya gagastusan sa kanyang pag-aaral? Kung naniniwala ka na it's really worth it to partner with the Lord and give Him your part of your income, hindi mo ba ibibigay yun sa kanya when He has given you everything that you need? Gusto mong malaman kung naniniwala ka talaga kay Jesus? Gusto mo malaman kung talagang mahal mo siya? To check the level of our trust in God, check how we handle money. Kasi parehong Panginoon yan eh. Si Jesus at ang money. Kung kanino mo isusuko ang isa, yun ang pinakamataas na Panginoon. Kung ang ating money ay sinosurrender natin, ibinibigay natin kay Jesus, then Jesus is really our Lord. Pero kung sa ating money, sinosurrender natin si Lord, ay hindi ako pwede mag-service, ay hindi ako pwedeng ganyan, busy ako, kailangan ko magtrabaho, kailangan ko ganyan. Sino ang ating Panginoon? Ang hirap po talagang magbigay, lalo't mamahalin ang iyong ibibigay. Pero kung mahal mo yung tao, kung naniniwala kang worth it, i-honor yung tao, then you will be able to give not just your, you know, basta-basta, but you are able to give your best. Alam mo po ba that there is really a miracle that happens whenever we give? Because whenever we give, our heart grows in love and our mind deepens in faith. Lumalaki ang puso ng isang taong nagbibigay. Naalala mo ba nung bata ka pa, kabig ka ng kabig.
Pero katulad ng sinasabi ng mga anak ko, ang sarap daw kapag nanlilibre na sila ng buong pamilya kahit na allowance lang nila. Ang sarap ng pakiramdam na sa allowance ni ate, sa allowance ni kuya, napapasaya niya ang marami. Yan ang ibig sabihin ng lumalaki ang puso mo dahil marunong ka nang magbigay at hindi na lang ang iniisip mo ay kumabig ng kumabig. At lahat naman is all by faith. Naku, kahit na sino ang tanungin mo, especially salespeople. Pinag-uusapan na yan na even in business world, that generosity is the thing. That if you want to have more sales, you have to be generous in giving to your clients. Pero sa atin po, alam natin that whenever we give, we put our trust in God na Lord, eto na lang eh. Panginoon, kailangan ko to, but I have this mindset of a barn mindset. Kaya naman pagbigay ko nito, nagtitiwala ako that you have more than enough. Principle number 2. I serve through giving. Thus, I am happy. Mga kaibigan, ang hirap ng isang selfish life. And that is what the devil wants us to have. Sarili, sarili, kawawa ako, pansinin nila ako, nagigrieve ako, pagod na ako, may sakit ako, hirap na kami. That is what Satan wants us to focus on, our own misery. But you know what? Jesus wants us to live a selfless life. Pag binigay natin ang ating sarili sa iba, magugulat tayo. Kasi lumalaki ang ating mundo. At ang selfless life nagsisimula whenever we start to serve. We think about others. We think of ways on how we can reach out to others. Kahit simpleng tawag, ano nang pakiramdam mo? O kamusta ka na? Or kahit isang chat. Alam mo, when you slowly get out of yourself, you are actually giving. Yun po yun eh. Serving cannot be called a serving without the element of giving. May binigay kang oras, may binigay kang pansin, may binigay kang talento. That is giving. At alam mo, ang resulta nito, tanungin mo yung lahat ng nagsiserve, na nagbibigay. Masaya sila. Alam ko, wait lang, hindi masaya kapag hindi na-appreciate ang paglilingkod mo, hindi masaya kapag yung pinagsaservan mo ay wala namang response. Pero sa lahat ng mga believers ni Jesus, lagi natin tatandaan ang audience natin ay hindi silang mga tao. Ginagamit lang sila ni Lord ang totoo nating audience, si God, si Jesus, na nasa puso ng mga tao. Remember? Remember, always remember that. For you to respect others, lagi mong iisipin, you have Jesus in you and you are worthy of respect. And they have Jesus in them because Jesus will always say, kung ano ang ginawa mo sa iba, ginawa mo sa akin. So pag tinitingnan mo sila, ang nakikita mo ay ang Diyos sa kanila, mas irerespeto mo sila, mas tutulungan mo sila, and because of that, the result is joy. Acts 20 verse 35, I have shown you in all things that by working hard in this way, we must help the weak, remembering the words that the Lord Jesus himself said, there is much happiness, there is more happiness in giving than in receiving. Kung ikaw palaging nag-iintay ng tulong, medyo malungkot yun lalo't walang dumarating. Pero kung ikaw ang magsisimulang tumulong at umabot, hindi sinungaling ang salita ng Diyos when it said, there is more happiness to those who give than those who receive. Alam niyo po, yung generosity, yung service at joy, they always go
together. Magkakasama yan, walang iwanan. Gusto mo maging masaya? Magbigay ka. At kung magbibigay ka rin lang, gawin mo yan in terms of service. Kulang ka ba sa joy? Baka naiwan ang dalawang katriplet, si generosity at service. At kung ikaw naman nagsaserve pero wala namang joy at wala namang generosity, kulang yun. At kung generous ka naman, bigay ka ng bigay pero wala naman sa puso mo, wag na lang, tigilan mo na yan. Because God loves a cheerful giver. Whenever we obey, God will always find a way. Remember yung kwento natin kanina? Sinusubukan? Alam mo kaibigan, lagi mong iisipin yan. Na pag may pangangailangan, alam ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Pero sinusubukan niya tayo kung ano ang ating aksyon as a sign of our love and as a sign of our faith. Remember that multiplication of the bread and the fish. God saw the need, but He wants us to make the first step. What is it that we're willing to give up? What is it that is the best thing that we can give? Nung sumunod yung bata, salamat sa mommy niya na naghanda ng lunch, no? Kaya mga mommy, mga daddy, huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Mga faith group leaders, huwag mawawala ng pag-asa. Lahat ng ihinihahanda ninyong pagkain, lahat ng itinuturo ninyo, lahat ng ibinaabot ninyo sa inyong mga faith groups, balang araw magbubunga rin po yan. And you'll be proud of who your boy or girl or faith group or disciple will eventually become. Whenever we obey, katulad ng bata, God will move and will always find a way. What makes the heart and the mind and the hands of God move? I believe, is our faith. And we cannot show our faith when we are not generous. Pag may pangangailangan, okay, taas na mo po ang mga kamay na may pangangailangan. Taas din ang kamay ng mayroong pong malalim na pangangailangan. Wala namang hindi eh. Kahit na ang pinakamayamang tao, there will always be a void, an empty space. There will always be a desire, a longing for something in our hearts. Pero sasabihin ko po sa inyo, whenever we have a need, these are the two things that we need to do. Sow a seed and be willing to productively wait. Mientras may pangangailangan ka, maging generous ka, give your best. Serve. Reach out to another person. Give your time to God in prayer. Whatever it is, you do something about your need and wait productively. Mayroon kasing lag time ang sowing and reaping. Pero sigurado, if we sow generosity, we will reap generosity. If we sow laziness, we will reap laziness. Kung ano ang pinapanood natin, yun lang din ang aanihin natin. Kung ano ang ginagawa natin sa oras natin, yun lang din ang matatanggap natin. Kaya ang challenge ng ating salita ngayon, give your best. Never give up, but also give your best. Let's go to principle number 3. I am blessed, so I can be more generous. Blessed. Ano ba ang feeling mo? Hindi ka blessed? Sa dami ng may sakit at wala kang sakit, you are blessed. Sa dami ng hindi makapag-aral, pero nakakapag-aral ka pa, you are blessed. Kahit na minsan merong gulo sa pamilya ninyo, but your family is still together, you are blessed.
sa dami ng walang trabaho or skeletal force ang trabaho at meron kang trabaho kahit na hirap ka sa trabaho mo, you are still blessed. And the reason why you are blessed is that God wants you to be generous. Oh, wait lang. To be more generous. Because the reason why you have been blessed in the first place is because you planted before. You have been generous before. Cycle yan eh. Simulan mong magbigay, magiging blessed ka. Pero kung patuloy kang nagbibigay, paulit-ulit kang babalikan ng Diyos. Hindi na mabilang ang mga testimonies ng nagbigay at binigyan pabalik. Kasama po dyan yung aking mga anak. Grabe, malalaki na nga talaga sila. When we had our 24th anniversary, we were quite surprised, no? Na naghanda sila, nagkaroon ng mga presentation, bumili ng ganito, bumili ng ganyan. Maliliit na bagay, pero syempre pag pinagsama-sama mo, may halaga. At ang testimony nila, yung mga ginastos nila, ibinalik rin agad ng Panginoon. Bakit nga? What is principle number 3? I am blessed, so I can be more generous. Meron nga eh, pumunta lang sa church, tapos nagbigay ng tama para kay Lord, pinagpray. By the way, ipagpapray palagi, whatever that you give, because everything that is laid hands on, everything na pinagpray mo, nandon ang blessing ng Diyos. Kayong mga anak, bago umaalis, pinagpapray ng magulang. Pagbalik, pinagpapray din ng magulang. Ang mga anak, pinagpapray ng magulang. Everything that you lay hands on and everything that you prayed for will be blessed. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. And God will generously provide all you need, hindi all you want. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Ang liwanag ng pangako at ng katotohanan sa maraming mga mananampalataya ng Diyos na ang Panginoon is generous. Put that into your heart. Huwag mo siyang aawayin. Huwag mo siyang sisisihin kung ikaw ay mayroong kawalan. You know, the first step to go out of that bag mentality of lack is to start being grateful. Bilangin mo ang blessings mo one by one. Mababago ang puso mo. Naniniwala ako na ang mga taong generous may grateful heart. Kasi kung ang nagi mo na sa isip, ay nagre-reklamo ka dahil wala ka nito, wala ka niyan, hindi ka talaga makakapagbigay at hindi mo maa-attract ang buong kalangitan para magkaroon ka kasi may harang na eh. May harang ng complaining attitude. May harang ng scarcity mindset. Pero yung mga taong, opo, sige po, gagawan ko po ng paraan. Busy po akong tao pero gagawan ko ng paraan. Oh, by the way, papansin nyo ba, yung mga busy sa kanilang mga trabaho, busy sa kanilang pag-aaral, busy sa kanilang pamilya, pero generously giving their best time to serve God, hindi na uubusan ng oras na ipagkakasya? Ang tawag po dun, prioritization. Maraming mahal na bagay, pero nabibili. Bakit? Kasi they consider it as important. Kasi they considered it as priority. Grabe mga estudyante. BTS ticket, magkano? Nabibili? Magkano lang allowance? 100 pesos a day, pero nakakabili ng ganong ticket? Pero yung load para mag-service, wale. Ang tawag doon, prioritization. Kung importante ang isang bagay sa'yo, gagawan mo siya ng paraan, gagastusan mo siya, ibibigay mo ang lahat kasi importante yon. At ang tanong ko sa iyo ngayon, God is generous to provide for everything that you need. But is He really your priority? Is your faith group your priority? Is your time with God, intimacy with God, in prayers, your priority?
is giving your a part of your income a your priority. Because if Jesus is your priority, Matthew 6:33, mangyayari sa iyo, and all these things shall be added on unto you. At hindi pa yan, sa 2 Corinthians 9:8, ang sabi niya, lahat ng kailangan mo ipoprovide ng Panginoon, so you have more plenty, you have plenty to share with others. Gusto mo talaga bang mag-share? Alam mo, kung gusto lang mo talagang mag-share, mag-share ka talaga eh. Gusto mo talaga mag-faith group? Gusto mo talaga mag-prayer meeting? Pwede talaga yun eh. Because you know what? The test of generosity is not with surplus, but with the little that you have. And let me emphasize this sa buong faithful. Pag gusto, maraming paraan. Pag gustong gusto, sobrang magagawa ng paraan. Pero pag ayaw, sobrang hindi mauubos ang dahilan. Let me speak straight from my heart. I want you to be blessed. I want you to experience God's bountiful blessings. And God is testing you just like what He did in our story. Will you give your 2 fish and 5 loaves of bread? The little that you have. Kasi ang test ng generosity, hindi dun sa marami. Kasi alam na ni Lord na wala eh. Pero ang tinetest niya, dun ba sa wala, magtitiwala ka? Kasi baka mamaya, bigyan kita ng marami, mataranta ka, mawala ang puso mo, lalo na kung mawawala. Pero ang tinitingnan ng Panginoon, itong batang ito, maliit pa lang, madamot na, sorry po, hindi niya mapagkakatiwalaan ng marami. Pero kung ang batang ito masinop na sa konti lang, konting income, konting panahon, konti pa lang ang naaabot, pero binibigyan niya ako ng oras, binibigyan niya para yung ibang tao, pinagkakasya niya ang lahat, makakasigurado ako na pag pinagkatiwalaan ko ang batang ito ng mas marami, mas madami din ang mabibiyayaan dahil sa kanya. Ang tawag nga natin dyan ay vessel. Ang tawag natin dyan ay daluyan. Gusto ka ng Panginoon gamitin na daluyan. Pero kung ikaw ay hoarder, kung ikaw ay, you know, lack mindset, at kung ikaw ay pity me mindset, hindi ka dadaluyan. At alam naman natin, ang mga kanal-kanal na hindi nagfo-flow, smells bad. And God doesn't want your life to stink. God wants your life to be a smelling aroma. And no other way to be blessed but to be a blessing to others. Ang uunahin natin i-bless ang Panginoon. We give what is due Him because we treat Him as special, we treat Him with honor. Susunod na po ang ating kapamilya. Ang susunod na ay ang ating mga ka-faith group. Palaki na po ng palaki ang circle natin. Once again, we start small but with a big, big heart. With love and with faith. Philippians 4:14-20, nako si Paul, naghirap. Pero tingnan mo ang sabi niya. Salamat sa inyo na nagbigay sa akin. Alam nyo, sabi niya noon, na nag-start ang gospel na I have entered into partnership with you. Ako ang humahayo, ang sabi niya, but you were giving and I was receiving your donations. Sabi ko niya sa in verse 16, even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. Paulit-ulit, there was generosity in the hearts of the Philippians. And in verse 17, not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. Masaya si Paul kapag siya ay binibigyan bilang naglilingkod sa Panginoon. Pero ang linaw-linaw ng sinabi niya, hindi ako masaya dahil binigyan niyo lang ako. Masaya ako kasi alam na alam ko na kung sino man ang nagbibigay ng kanilang best, nag-o-honor ng kanilang leaders, nag-o-honor ng ibang tao, may credit na ibinibigay ang Diyos at binibless ng Diyos pabalik ang mga taong yun.
I have received full payment and all. I am well supplied. Having received from Epaphroditus the gifts that you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. Wait lang. Kanino ba binigay yung offering? Para kay Paul. Kanino ba ibinigay yung donation? Para sa isang tao. Pero bakit aroma pleasing to God? Tandaan, anong sasabihin ni Jesus pagdating ng dulo ng panahon? Kung ano ang ginawa mo sa iba, ay ginawa mo rin sa akin. Look around you, especially po, yung mga taong walang kakayahan magbalik sa'yo ng ibinibigay mo, that is really a test of your generosity. At ang pangako niya in verse 19, "And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus." Mayaman ng Diyos, to our God and Father be glory forever and ever. Naranasan mo bang merong nasa ospital at nagbigay ka ng tulong? At nung na-receive nila yung tulong nila, anong nangyari? Nagpasalamat sila, hindi una sa'yo. Nagpasalamat sila sa Diyos. Because for all you know, nagpe-pray sila, "Panginoon, paano ba itong bill sa ospital? Paano mababayaran?" At ikaw ang ginamit na daluyan. Nagpasalamat yung taong yun sa Panginoon. At nagpasalamat at napalapit sila sa puso mo. Ilan kaya ang magpapasalamat nang dahil sa generosity mo? Ilan kaya ang papalakpak sa kalangitan na naligtas sila, nakarinig sila ng gospel through these online services, through our on-site services, through our videos, nang dahil sa generosity mo? Ang sarap lang na ang lahat ng mga faithful givers natin at ang lahat ng ating mga faithful volunteers, that who are giving your very best, a lot of people are going to be saved. A lot of people are going to be thankful and will praise God because of your sacrifices. Kaya ang tanong ko po sa inyo, from the bottom of your heart, what really motivates you to give? Sa tatlong prinsipyo na sinabi, ay alin doon ang nagmo-motivate sa'yo para ibigay ang pinaka-best mo? Panginoon, maraming pong salamat sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Change our mindset, Lord. Itong mga bag mindset, basket mindset, maaring ito ay hugot namin mula sa aming pangit na nakaraan. But today, help us to really partner with you and challenge all our pity me excuses and love you more again and trust you more again. Turuan mo po kami na ma-appreciate, maging grateful sa lahat ng meron kami para mabuksan ulit ang aming puso para magbigay sa inyo. Help us to really love and believe. Help us to really serve and have joy. At maalala namin na gagamitin mo kami, padadaanin mo sa amin ang mga blessings. At sa lahat na nangangailangan kong mga kapatid, tulungan niyo po sila na huwag susuko at palaging gumawa ng isang bagay in the act of generosity. Purihin po kayo, bless the whole of faithful and heal those who are sick and save those who needed to be saved. Change our hearts. Ngayon pa lang, even as we pray, binabago mo ang aming makasariling puso, binabago mo ang aming isipan na palagi na lang nag-aalala, natatakot, at maalala namin that we serve a generous God. We serve the Almighty God who said that nothing is impossible with Him.
Bless us in Jesus' name. Amen. Salamat sa pakikisama mo sa amin ngayon. And if you are really, really inspired by this message, go ahead and give it to another person. Intentional mong i-share sa kanya ang link na ito at kausapin mo siya kung kamusta after niya manood. And also, sama ka sa amin mag-pray. Ibigay mo ang unang oras mo sa buong maghapon sa Daily Faithful Prayers, alas 6 yun. Stay tuned and really give your heart to pray. Makikita mo ang ganda ng buong araw. At itong week na darating, 3 every 7 p.m. from Tuesday, Wednesday, and Thursday. It's our quarter breakthrough prayer and fasting. Pag binigay mo siya ng oras, binigay mo lahat ng kanyang prayers sa kanya, sigurado ako, God will hear you out from the heaven. God bless you, ka-faithful. Huwag kalimutan ang ating weekly appointment sa lahat ng ating mga faithfuls. God bless you.